Because kung ang tatanungin mo, yung mga ambassador sila rito, ng mga European countries, o yung ambassador ng EU mismo, they will support us. They've always supported us. Kaya ako nagulat nung bigla na lang may issue na naman dyan. No? Talagang medyo ang export natin was, ngayon halos wala tayong pakinabang dito sa pandemic pagpagsak na pagpapay. Pero noong 2018-2019, between 7 to 8 billion euro yung ina-export natin sa EU. Number 5 trading partner sila. Yung biggest buyer natin sila sa Pilipinas. No? Mga 7 to 8 billion ngayon. Pero ang gamit natin sa GSP Plus, mga nasa 1.8, 1.9, something like that, billion euro. No? That represents about 25% of our export to Europe. No? And yun ang potential na mawawala. Hindi kagaya ng ibang countries like Bangladesh, for instance, ang utilization na ng GSP Plus, napakataas, baka nasa 80 yata tayo. Tayo yung isa sa pinakamababa sa GSP Plus. Eh. Because, number one, ang isang malaking item kasi rin yung garments. Eh, nawalan tayo halos ng garment industry. So, natira natin kinabang sa dyan, yung mga electronic parts na meron niyang pakinapa, yung coconut, purisas, and preparation, yung tuna natin, tuna. No? Meron din mga locators na nagpunta rito noong after magbigay tayo GSP Plus to take advantage of this. No? Meron yung mga bicycle maker from Japan, purisas, nag-locate sila rito, hoping na ano, meron din yung magawa ng bag. Bili-bili yung misis mo ng Porsche bag. Tatlong planta tinayo nila rito. And they depend on GSP Plus. Yung mga yan, pagka talagang nawala yung GSP Plus, magsasara yan. Wala silang choice eh. Pero merong marami tayong mga nag-export sa Europe, pero hindi ganun karaming exporters. So mga nag-export naman sa Europe, hindi rin lahat eh nakikinabang sa GSP Plus. No? So, in short, kung tutuusin mo, yung nakikinabang sa GSP Plus, sa totality na exporter natin, siguro mga 2-2.5% of our total export. Yun na nawawala. And siguro, there are about less than $2 billion. Billion euro. So, $2 billion in that vicinity. Yun na mawawala. So, ang tatamaan dyan, kung talagang, halimbawa, tatanggalin yan, ang tatamaan dyan, yung mga kumpanya na talagang they are depending on GSP Plus. No? Yung ibang exporters, hindi naman nag-aadya. Pero marami rin yun. Marami rin yung mga kumpanya na yun na they cannot afford to lose that. Dahil wala silang pagbabagsakan ng produkto nila na ibang lugar.